Oh, oy. Bawi-bawi. Oh, oh, di ba? Siyempre, oh, for the pag-uusapan natin ngayon ay dahil sa utang, ay kaya naman pera-pera o bawi-bawi. Mm. No? Kaya naman kanina, Brigada Lay and Brigada Abs, ay nag-ikot-ikot na tayo dito sa kasulok-sulukan at kagilid-giliran naman nila. At actually, malapit lang tayo ngayon sa may krami. Ah, ayan, dyan. Kaya medyo, QC, QC pa rin. Yes po, kaya nag-sight-seeing yes, so, kaya nag-sight-seeing lang po ako sa jet. Nag-sight-seeing, kaya medyo nalitin siguro. Ayun, may mga nakita naman tayo kanina, mga cute guys. At ayun na nga, no, syempre, para makapag-sight-seeing sa tayo ng medyo mahaba-haba mamaya, no? Ay ipapakita na natin kung ano nga ba ang kasagutan ng ating mga kabrigada sa ating question for today na sa tingin ba nila ay kailangan bang ipagpatuloy ng Pilipinas ang pangungutang ng 142 billion pesos sa China para dito sa ating railway project. At ito naman ang kanilang kasagutan. Ito isang ayon dyan na ipagpatuloy natin yan kasi mabaon lang tayo lalo sa utang eh. Mayaman ang lugar natin, ang bansa natin, yung Pilipinas, hindi yung mangutang. Na mayroon naman tayong kakayanan. Hindi kailangan mangutang kasi magkakaroon lang tayo ng utang na loob sa China. Kung may budget lang naman natin, di yun na lang ho. Huwag na ho mangutang kasi lalo ho tayong lulubog sa utang. Pero sa akin po ma'am, parang hindi na po dapat na ano kasi mas lalo tayong nahihirapan ngayon kung lagi lang tayo nangungutang sa ibang bansa. Dapat hindi na kasi mangutang yung Pilipinas dyan sa China kasi nangangakin kasi yan sila ng teritoryo ng Pilipinas eh. Nangangagaw kasi yan sila eh. Dapat hindi na nga sila pa anuhin dito sa atin eh. Yung sa dyan sa Philippine Embassy nila, dyan, dito sa atin. Oh, ayun. Ayan na nga mga kabrigada. Basta nang agaw, huwag pa utangin. Ay, kasama natin ngayon si Nanay Jing. Yes po. Brigada An, nasa tindahan ba nila yes, yan? Yes po. Tindahan nila yan? Opo, sabi siya. Yes po, tindahan po na. Baka, pwedeng, baka pwedeng pa utang. Ayun na nga eh. Sabi ko po, mangungutang muna ako ng mga benta nila sa kabila. Oh, actually, medyo sa kabila po yung tindahan nila. Mm. Bale, mama, ano po kasi yung tinitinda nyo? Ay, hindi po. Bale, marketing po ako sa training school. Oh. Na mga nagpa-process ng security license. Ayun, hindi ka naman pala nagtitinda eh. Joke lang po yun. Medyo iba po kasi napatingin ko kanina eh. Oh. Pero ayun nga po, marami po nagtitinda dito, mga military cup, mga parang for mga military something-something. Oh, sige. Military something-something. At ito na nga, no, tatanungin na natin si ma'am. Ma'am, ask lang po sana namin kung kayo po ba, sa tingin niyo po ba, kailangan pa po bang ipagpatuloy itong utang nga natin? Yung pag-utang po natin sa China na 142 billion pesos para po sa railway project. Bakit pa ho kailangan mangutang? Nasaan ho ba ang pera ng gobyerno? Mm, saka yung utang natin, lulubog ng lulubog yung Pilipinas. At sino ang mananagot yan balang araw pag umalis yung presidente natin? Kagaya niya ng ibang presidente, may mga utang. Ang nagsasacrifice yung taong bayan. Kaya dapat huwag nang ipagpatuloy yung pangungutang sa ibang bansa. Kasi kawawa yung mga Pilipino. Kagaya ngayon, mahal yung bigas. Lubog sa utang yung Pilipinas, sino mag-sacrifice, di ba, yung taong bayan? Nasaan yung pera natin? Ayan, no, Brigada Lay and Brigada Abs, no? Narinig naman natin yung opinion ng mga na-interview natin mula kanina. Lahat talaga sila is disagree nga na ipagpatuloy pa itong pangungutang. At syempre dahil laban-laban na bawi-bawi, meron na tayong bag for today for our dad. O ba, may bibigay ka na naman, ha? Ako, may bibigay ka na naman. Oh. Pasko na eh. Mamang ating bag. Yan, hindi ma'am. Na karton, bale, oh, ha? Hindi na karton yan. hindi na po. Yan. Takot niyo po, ma'am, kung ano po nakuha niyo. Ayan, nahanap ni ma'am sa inyo. Ma'am, dapat po natin ng kaunti. Yes. Oh, yan. May babagong rad. 1.5.1. Wow. Yes. Very good. Ma'am. Oh, yan. Yan, tutulungan na natin si ma'am may, kasi ano, nahirapan yung kahapon. Oh. Unboxing challenge for 5 minutes. Oh, may pinamimigay ka na, talagang... Ayan, iaharap niya ma'am ang kanyang nakuha for today's video. Oh. Yes, isang ayan. Small na radio station. Kaya maririnig mo tayo. Ano sabi mo? No? Isang small na radio station? Yes. Small na radio lang. Walang station. Binigay mo na yung brigada sa kanya. Kaya maririnig ka na tayo araw-araw dito. Ayan ma'am, baka hello na lang po. Magandang araw. Hi. Hello at magandang araw daw sa ating namimigay mommy, ka na ng mommy, yes. Radio station, ha? Yes. Huwag ka nang lumabas bukas. Ayun na nga mga kabrigada.
ano. Kaya nga sa mga gusto pa, ay hintayin nyo kami sa kagilid-giliran at kasingit-singitan nyo. Baka mamaya, kayo na ang mabibigyan ng small radio. Walang station. Small radio lang. Ayan. Kaya na mabigada. May and Brigada Amps, no? Kayo magpo-forward na babay na kasi magsasighting pa daw kami ng aking manager. Oh. Walang galang na. Naman, mag-extra ka na. Oh. Kaya naman, in the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority. Ayun.